Hi everyone, welcome to Mr. Queen PH. At ito ay isa na namang collective love reading for you. Ayan, so this is a general reading. Just take what resonates. Pwede kayong makarelate, pwede hindi. So if you're interested in private readings, meron tayong link sa description at sa pinned comment kung paano kayo makakapagpabook for a private reading. So tinan natin ang energies ng inyong connection. Energy check-in. You and your person. So before we begin, tignan natin yung mga stronger signs for this reading. Pwedeng zodiac sign mo to or zodiac sign ng person mo. Gemini, Sun, Moon, Rising, Venus. Capricorn, Sun, Moon, Rising, Venus. Capricorn ulit. Ano sa pa? Taurus. Okay, Gemini, Taurus, and Capricorn. Sun, Moon, Rising, Venus. But it can be any sign. Okay. As long as makaka-resonate kayo. So, this is also a timeless reading. So, anytime na mapanood nyo to, as long as makaka-resonate kayo, this reading is for you. Tingnan natin, ano yung recent past? Ano yung nangyari? Recent past ng collective. Eight of Swords. Meron ditong nag-overthink sa relationship. Oo. Yung iba tamang hinala sa kanilang person. Pwedeng yung iba nagpapa-impluensya sa sinasabi ng iba. Pwedeng napapaligiran ng mga nakikialam sa inyong relationship. What else? Queen of Wands. So pwedeng you are dealing with a fire sign, Aries, Leo, Sagittarius, or pwedeng ikaw yan. You have the Star, Aquarius energy. Healing. Healing a relationship. So pwedeng some of you are in a connection na kung saan is parang limited, no? Yung parang tipong feeling mo hindi ka makagalaw, feeling mo nasasakal ka. Oo, pwedeng you are connecting with someone na stricto. Okay? So, itong reading na to, pwedeng reversal yung roles, no? So, pwedeng ikaw yung nananakal. Or ikaw yung stricto sa yung person. But there is someone here kasi na gusto niya, malaya siya eh, no? Gusto, free-spirited yung energy niya. Lalo na to, Aquarius energy. So, let's see. Bakit ganon? Why? Recent past. So, tignan natin yung energy ng iyong person. Ano yung energy ng person? Ng collective? Ten of Swords. Oh, pagod na daw siya. Ayan, no. Ang Ten of Swords kasi is ending ng isang stressful situation. So, maaring para sa person mo, tapos na. Or pwedeng you are feeling niya, pwedeng natotoxican siya sa relationship ninyo. Feeling backstab, ganyan. How about you? Anong energy mo towards this relationship? The Strength card. Ooh. Parang ikaw yung nag-hold on dito sa connection na to, eh, no? Na nilalakasan mo yung loob mo na to stay in this relationship. What is the Ten of Swords? Bakit may Ten of Swords? Bakit ganito yung energy ng person? Ten of Cups. Ten of Cups is about family. So, pwede siguro medyo complicated na tipong may involvement na rin ng family. Pwedeng nakikialam yung family ng person mo. Or nakikialam yung family mo sa relationship ninyo ng person mo. What is the Strength card? The Three of Cups. Alam niyo, nakuha ko agad dito tatlong third party situation, no? Possible. Or pwede ring
merong pakikialam ng mga kaibigan. Kasi pag sinabi natin third party, hindi lang naman yan laging romantic connection, no? Ibig sabihin yan, merong another situation sa relationship na nakaka-apekto sa connection ninyo. So, pwedeng MIL, no? Yung mother-in-law ng each other, family, friends ng bawat isa nakikialam sa relationship ninyo. So, let's see your, ano, yung inyong mutual feelings for each other. The Devil. Ooh, Capricorn energy. The Hierophant. Someone is very controlling. Baka pareho kayo controlling sa relationship. Yung parang meron kayong power struggle sa relationship na tipong gusto niya siya yung masusunod, tapos ikaw ganun din. Merong involvement ng marriage dito eh. Pwedeng kasal kayo. Maaring, yeah, it seems na you feel na pareho kayong toxic dito sa relationship. You have the World Card. So, pwedeng long-distance relationship ito. Na you're trying na sinusubukan yung ayusin. Sinusubukan yung i-work out ng relationship na to. Okay? So, wapa tayo ng ano, energies about this connection. Tell us something about this relationship. Tell us something about this relationship. What's going on? What's going on? Okay. Receiving what you need. Self-indulgence. So, maaring ang isa sa inyo, nagpo-focus sa sarili ninyo. Healing, shadow work. Receiving what you need. Merong closure, merong someone is moving on, moving forward. Talking, siguro ano, you are still trying to work things out. Tinatry nyo ayusin itong relationship na to. Kiss on the ring, many options. Yung parang, ano siya, nasa verge of ending ng relationship. Pero hindi naman necessarily nag-end. Alam mo yun? Parang someone, parang meron ditong ayaw na niyang i-pursue yung relationship. Pwedeng nahihirapan na siya sa connection na ito. The Butterfly. Nag-evolve ang inyong relationship. Karmic. Nako. Ito yung tipong ano, on and off. May mga relationship kasi na tumatagal pero karmic sila, no? Yung tipong mahirap kumawala doon sa relationship na yun because they are both beneficial sa isa't isa. Okay? Let's say meron siyang nakukuha sa iyo na ang hirap niyang i-let go. Na syempre kapag nakat yung connection nyo, hindi niya na makukuha yun. Pwedeng ikaw rin ganun sa kanya. So, it's quite a complicated situation right now. Lalo na kung may mga iba pang taong na i-involve. So, tinan natin yung feelings ng person mo. Anong nararamdaman ng person mo para sa'yo ngayon? Nine of Cups. Masaya? Ace of Wands. Ah, okay. Ace of Wands is new beginnings. No? Ito yung tipong, I think your person is medyo unstable yung kanyang gusto sa buhay. Na kapag nasa-stress siya, kapag nagkakaproblema kayo, ang nababalingan talaga is yung connection, yung relationship ninyo. Pero kapag tapos na yung issue, yung problema, okay na siya ulit. Parang ganun. Let's see what else. How about you? Parang hindi ka na masaya. Alam mo yung tipong nagtatry kang magstay sa relationship kahit hindi ka na masaya. Knight of Swords. I feel like meron ka mga messages or gustong sinasabi, mga sinasabi sa kanya na parang hindi niya naiintindihan.
Let's say gusto mo siyang magbago or nag-feedback ka sa kanya na ito yung mga bagay na ayaw ko sa'yo, pero wala siyang ginagawang change, no? Hindi niya inaayos yung sarili niya. Meron bang third party situation dito? Like another person involved? I think wala naman, no? Para sa iba sa inyo. It's just that meron kayong mga unspoken feelings na hindi nyo nasasabi, no? High Priestess, maaring pareho kayo nagtitimpe or nagkikimkim ng sama ng loob or ng nagiging issue nyo with your person. Kasi parang feeling nyo mas okay na hindi na lang yun pag-usapan kesa sa pag-uusapan tapos magiging problema lang or magiging issue nyo lang sa isa't isa. Kaya lang kasi, pag hindi nyo yun binibring up, akala nyo pareho okay lang. Pero ang totoo, nag-iipon kayo ng sama ng loob na pwedeng maging dahilan para, you know, it can explode, diba? Where is this relationship going? Saan ta papunta? King of Cups, Three of Pentacles, the Eight of Swords. Okay. I feel like parang kung ano yung situation nyo ngayon, itatry nyo na ayusin. Pero meron pa rin restriction. Yung tipong hindi mo pa rin mailalabas yung gusto mo na sabihin. Parang parang may susunod lang. Oo. Susundin lang kung ano yung gustong mangyari ng isa para wala ng gulo. But I don't see any separation. Siguro meron na rin kayong parang mahirap na rin umalis sa relationship na to. Healthy choices. Making healthy choices. Self-love, self-care. I feel like you are staying in a relationship kasi ayaw nyo pang i-deal yung painful situation na yan, no? Yung may mga relasyon kasi na it's still there, no? Nag-exist pa rin, nagsistay sila sa relationship dahil ayaw nilang mag-deal doon sa stress ng hiwalayan, ng issues, ng problema. Pero alam nyo, may mga relationship na kayang malagpasan yung ganyang phase ng connection . Na maybe it's just a phase na kailangan yung ma-overcome for your relationship. Pwedeng may times na parang nagkakasawaan na lang. May times na maaring hindi kayo naging maalaga sa isa't isa. Kaya parang you felt na hindi na masaya sa relationship. But I feel like meron ditong mas nagmamahal, no? So pwedeng yung person mo or ikaw na mas nagmamahal dun sa isa. And I feel like yan yung isang reason kung bakit buo pa rin tong relationship na to. Regardless kahit ano pa yung nagiging problema ninyo, you will still find a way to work things out. Okay? So, that is your reading collective. Kung meron kayong mga situation na gusto nyo i-read, comment lang kayo dyan. So, that is your reading. Thank you so much. Bye!